Halimaw na comeback ni Jimmy Butler, napamura na lang ang kalabang coach sa kanya. Gustong mangamon ang suntukan ni Randall pero wapakel si Butler mga bro, sinayawan at inasar lang ang kalaban. Pivotal Game 3 Knicks vs Heat, balik lineup na si Jimmy Butler matapos hindi makapaglaro nung Game 2 due to foot injury. Pero kahit injured, nagawa pa ding mga sar ng mga fans ni Butler. Well, first quarter maagang nagalimaw si Jimmy Butler, 10 points agad sa opening frame. Looking good ang number 1 scorer this postseason mga bro, muntik pang maipasok tong over the backboard shot. Mabuti na lang nakuha pa din niya ang second at third chance points. Pumakita din ang depensa si Butler kung saan binaon niya ang tira ni RJ Barrett. Naging katulong ni Butler mga bro sa opensa si Max Strus, 9 points sa opening quarter. Ganda pa na pagkakapasa ni Kevin Love sa play na to, ang one of the best long passer big man ngayon sa NBA. Efficient shooting naman para kay Bam Adebayo, 3 of 5 sa field. Umabot ng 13 points ang biggest lead ng home team at hindi pinatikim ng lamang ang Knicks. Iyak si Randle at Bronson sa higpit ng depensa ng Miami, 2 of 7 sa field si Bronson mga bro, habang 2 of 8 naman si Randle. 29-21 hit up by 8 points. Second quarter, without their starting 5, disente ang inilaro ng second unit ng Heat. Nakagawa sila ng 12-2 run, tigis ang 3 si Robinson at Highsmith, habang nawala sa pagkakabalanse itong si Obi Toppin nang mag-drive sa ilalim si Kyle Lowry. Na-hype si Jimmy Butler sa palubong lead ng Miami Heat. Hindi na talaga nabibigyan ng kahit konting minuto si D-Rose, madalas sa garbage time na pinapasok ang youngest MVP. Pilit binuhay ni Quigley ang naghihingalong outside shooting ng Knicks mga bro, siya lang kasi ang nakapagtala ng 3 sa visiting team. Nagkaroon ng run ng New York mga bro at naibaba pa nila sa 10 points ang lead ng Miami. Pero etong si Jimmy Butler, nakapagtala naman ng back-to-back and one basket na pati ang coach ng kalaban napamura na dahil walang makapigil kay Butler. Meron ng 15 points sa first two quarters si Jimmy Butler mga bro at tawak pa ng Miami Heat ang 14 point lead, 58-44. Entering the third quarter, balik sa 20 puntos ang hawak na lamang ng Miami Heat kung saan muling uminit ang opensa ni Max Strus. Tila nagfiesta naman si Jimmy Butler sa free throw line mga bro, yun nga lang muling nalagay sa hindi magandang sitwasyon yung ankle ni Butler. Non-contact mga bro pero paika-ika na maglakad si Jimmy Butler. Naray good side pero ang good news mga bro nakapaglaro pa din naman si Jimmy Butler at nakapagtala pa ng 2 points. Last minute nagkabuhulan pa itong si Cody Zeller at Julius Randle pero dyan nagumpisa ang mainit na away kung saan sa boxata na to sa last 24 seconds. Tuluyan ng nagkabigayan ang dalawang players. Patawa-tawa pa itong si Randle habang inahamon pa ng suntukan itong si Zeller. Pareha silang natawagan ng technical foul mga bro pero itong si Jimmy Butler pasayaw-sayaw pa at nagpaikot pa ng bola. End of third quarter mga bro, hawak pa din naman ng Miami Heat ang 17 point lead, 87-70. Well, fourth quarter, malaki pa din naman ang hawak na lamang ng Miami Heat mga bro, nang asar na lang sa bench etong si Jimmy Butler nang ma-out of bounds ni Obi Toppin etong possession. Tinamaan pa ng malas ang Knicks mga bro, na-injured pa etong si Quigley nang hindi sadyang madaganan ni Bam Adebayo etong tuhod ni Quigley. Under 5 minutes na ibaba ng New York sa 14 points ang lamang ng Heat. Napabalik tuloy si Jimmy Butler. Pero pagbalik ni Butler mga bro, agad naka-score si Jimmy Buckets at tinarastok pa ang kalaban. Kaya naman kahit na ibaba pa ng Knicks ang kalamangan ng Miami Heat mga bro sa huli, nakuha pa din naman ng home team ang Game 3. Kung saan nakapagdala ng 28 points si Jimmy Butler, 17 para kay Bam Adebayo at 17 din para kay Max Strus, 14 points naman off the bench para kay Kyle Lowry.